What's up mga Repapista? Pakagandang araw sa inyong lahat. Nako! Ito pa rin ang inyong Repapits Long May at andito ako ngayon sa San Pablo, Laguna sa Jade Resort Park. Yahoo! Dahil today, makakasama natin ang isas na namang katropa ng pitmaster na sikat pagdating sa mga kabayo at pangangabayo. Aba, same ah. Parehas kami na mahilig sumakay sa kabayo at mga bayo. Okay? Puntahan na natin siya! Ay, mga Repapis, nakakagulat naman kayo. Eh, ang pagkakaklose up sa akin ay masyado ako maganda lalaki. Bueno, ako'y narito, nakita naman nyo. Siyempre, pag ako'y nag-ikot, medyo napapagod ako ng konti. Alam mo naman, 38 years old na tayo. Oh, nakikita nyo. Yung nasa likod ko na yan, alam nyo ba kung ano yan? Ha? Yan ang babarang ko ng tilapia. Dahil mahilig akong mag-ihaw-ihaw. Ayan, nakita yung sa likod ko. Hindi. Swimming pool yan. At alam nyo ba, yan lang ang swimming pool na mayroong fire exit. Sino nga ba ang tinutukoy nating bisita ngayon? Kakausapin natin, walang iba kundi ang owner ng Jade Resort Game Farm. At kilala, pagdating sa pagdating sa kabayo, walang iba kundi si Repapits Manny Santos. Repapits! Ito naman ang mga dating natin. Pero bago tayo magkwentuhan, bago tayo pagsitsitan, kasi magkabulakin nyo kami nito eh. Aba, bumatiin mo muna yung mga Repapits natin. Mga Repapits, magandang araw sa inyong lahat. Sana nasa maganda kayong kalagayan at mag-enjoy lang tayo. At siyempre, Repapits Manny, ha? Alam mo, medyo naiikot ko na ito eh. Gano'n ba kalaki itong farm mo? Plano ko kasi maglakad nung Lunes. Parang tapos ako Biyernes eh. Sa laki ng farm. Gano'n pa kalaki itong farm nito? Sa pagtatansya ko dito, mga aabutin na ito ng 120 hectares. Wow! 120 hectares? Yeah, yeah. Lamang ka sa akin ng dalawa. Dahil meron akong 118 hectares. O, puro kumunoy. Eto, speaking of kabayo, alam ko naman, napakahilig mo sa kabayo, tsaka rancho. Abay, may hinahanap kasi kung kabayo dito. Baka ako nasama rin sa karamihan ng kabayo mo. Alam mo naman, kailangan ko siyang makita. Namimiss ko eh. Aba, sino ba yung kabayo yung hinahanap mo? Si Beauty. Yung kabayo mo, ano pangalan? Si Beauty po. Kapitan, pasok mo sa kubo ko. Sino po? Yung kabayo, ipasok mo sa kubo ko. Yung kabayo? That's an order, Kapitan! Yung kasing kabayo... Huwag ka na magsalita! Kung ano sabihin ko, sundin mo. That's an order! Ngayon, kung gusto mong kontrahin, mag-kernel ka muna, Kapitan! Alam nyo na yun? Hala, ikwento ko sa iyo si Beauty. Oh, alam nyo, gusto ko yung laging alam kung tumatawa kahit masaya. Eto, seryosong tanong. Repapits Manny, paano ka ba nagsimula sa hilig dito sa kabayo? Yung pag-aalaga ng kabayo, paano kung naubusan niya? Alam nyo, yung larangan ng karera, yung kabayo, napakalakas ng paghihikayat niya. Mm-hmm. Kasi, alam mo, parang pagka ba ikaw ay horse owner, tingin sa'yo mayaman, sikat. Parang kasi sa buong mundo, ang horse racing ang tinatawag na sports of kings. Ayun. Yeah. Kaya nahilig din ako sa kabayo. Katunayan lang, naglalaro ako ng polo. Yeah. Polo. Ayun, nagtaro pa rin ako ng long sleeve. Kumpleto ako pag naglalaro ako. Ganun pala, pagka pala mahilig ka sa kabayo, ang dating mo parang mayaman ang dating mo. Yeah, right. Kaya pala yun ang mga sports natin. Eh, teka muna. Ang balita ko yung nagsimula ka rokobrador ng karera ng kabayo. Yeah. Paano yun? Kento mo naman sa amin nang malaman natin mga Repapits. Alam mo, Repapits eh, ako naman eh, galing talaga sa mahirap. Mm-mm. Na talagang walang pakukunan. Mm-mm. So, nung nag-aaral kami, medyo malaking pamilya namin, kailangan gumawa ka ng marami para... Kumita ng pera. Kumita ng pera at makapag-aaral ka. Eh, noong mga panahon na talaga na yun, ang uso-uso talagang para ng pagtataya sa karera sa pamamagitan lamang ng bookies. Yun, ay, din ko yung bookies, oh. Oo. Tayaan. Kaya natuto ko maging kubrador. Oh, kubrador. Sa totoo lang, napakalaki ng naitulong sa amin ang pagkukubrador namin. Nakatapos ako ng pag-aaral, mga kapatid ko, natulungan ko din naman ang pag-aaral ko. Napakalaki ng ano, talaga yun sa karera, talagang meron talagang malaking kaugnayan sa buhay. Sa buhay mo, na pagiging kubrador. At saka siyempre, sa kabayo. Ganun yun. Yeah, yeah. Kaya pala malapit ang loob mo sa akin eh. Hindi, yun ang... yung doon, umiikot talaga yung mundo mo nung kabataan ka noon. Repapits, ano? Yeah, yeah. Talagang, lalo na kami, lumaki kami sa Tondo.
Mm-mm. Malapit dyan doon sa karerahan, sa may Santa Cruz. Santa Cruz. San Lazaro. Nandun doon ang karerahan, kaya sikat na sikat siyang karera. Oo, kaya teka, kung tawagin kayo, pagka nakita Kid Mulabe. Aha. O, saan pa kinuha yung Mulabe? Saan na ano yun? Si Kid Mulabe, yun yung aking kampyo na kabayo eh. Ah, okay. Kasi ang kabataan ko, doon kami nakatira sa Tondo, sa Manugit Subdivision, sa Mulabe Street. So, Kid Mulabe, meaning bata. Bata. Batang Mulabe. Batang Mulabe, oo. Iniisip ko, ako yun. Oo. Na si Kid Mulabe, ako si Kid Mulabe. Kahit naman sa anong hirap ng dinaanan ko sa buhay ko, parang tingin ko nagkampyon ako. Yun. So, gusto kong, sabi ko talaga, sana magkampyon tong kabayo ko. Parang talagang masasabi ko na si Kid Mulabe, magaling, mahusay. Ayun yun. Teka, pag-usapan natin pagiging champion. Nag-champion ka rin sa karera. At saka ano bang accomplishment ang nakuha mo sa horse racing? Alam mo, isang prestigyosong pakarera sa horse racing, yung tinatawag na Triple Crown. Triple Crown. Ito yung tatlong stages o iba-ibang karera na tatakbuhan ng kabayo, iba-ibang distansya. Kaya madalang lang ang nagkakampiyon. Kasi kung magaling ang kabayo mo sa maiksi, hindi ka mananalo doon sa mahaba. Sa mahaba, oo. Ganon din naman, kung pang mahaba yung kabayo mo, hindi ka mananalo sa maiksi. So, bibihira talaga yan. Meron talaga mapagsama yung katangian ng isang kabayo. Mm-hmm. Para lang sa kalaman ninyo, saka naman ng yung Triple Crown, sa history ng horse racing sa Pilipinas, 150 years of horse racing na tayo eh. 150 taon. Ang naka-Triple Crown lang eh, mga 12 o 13. 13. Meaning, ibig sabihin, sa bawat 10 taon eh, wala pang isang kakampyon. Oo. Kasi iba-ibang stage ka dahil nga doon sa sitwasyon na iba-iba yung distansya, mahirap. Pero doon, napasok tayo dyan sa champion na yun, pagiging kampyon. Oo, alam mo yan, ano yan eh. Swerte-swerte yan. Talagang bibigay sa'yo. May kampyon na kabayo. Bihira lang yung ganyan. Yan eh, si Kid Mulabe. Si Kid Mulabe, yan. Oh. Kaya nga, laki pasalamat ko. Parang yung nga nakakakilala sa akin, tawag na sa akin, Kid Mulabe. Kid Mulabe, oo. Batang Mulabe. Batang Mulabe. Oo, Batang Mulabe. Teka muna, di ba nagbe-breeding ka rin, Ray Papis? Ano? Ano ba sikreto? Paano ba pagbe-breeding sa kabayo? Paano yan? Alam mo yung pagbe-breed sa kabayo, medyo mahirap yan na proseso. Mm-hmm. Kailangan may mga magaling kang stallion, may magaling kang magandang ang inahin. Tsaka alam kasi, ano yan, pedigree. Ay, pedigree. Itignan mo kung anong mga lahi ng mga kabayo mo. Oh. Itatapat mo siya kung kanino siya magaling na stallion. Parang ano din yan, parang breeding itong ng manok eh. Manok din, ganun din. Yung hats, isasama mo sa sweater. Oh, o lalagyan mo ng rahon. Ganun din sa kabayo. Sa kabayo. Kaya lang ang kabayo talaga, medyo may kahirapan dahil ang pagbubuntis niyan, 11 buwan. Parang tao rin pala. Mahigit pa sa tao. Oo, dahil ang tao, alam ko siya. 9 months lang. Oh, 9 months, oo. Ang kabayo, 11 buwan. O teka, ano ba mas okay sa pagsakay sa kabayo? Paharap o patalikod? Kasi mahilig ako patalikod. Gusto kasi pagka tumatakbo, kung hawak ko yung buntot. O. Para na panood ko yung nakatalikod, sa patalastas lang yun. Hindi, siyempre. Kakatuwaan tayo. Ano ba mas mahirap pa alagaan, kabayo o manok? Mas mahirap ang kabayo. Oo, mas mahirap ang kabayo. Ang manok kasi, 9 months, laban eh. Ito, matagal ko na tunadin itong chismis. Totoo ba yung kabayo, pag umiihi, yung lalaki, hindi raw tatakbo yan kahit basta umiihi siya? Kasi marami ko nakikita eh. Umiihi, hindi siya tumakbo. Parang, kasi pag nakakita ko ng pangkalesang kabayo, pag umiihi, umiihi ito eh. Oo, kasi ganun ito nangyari dyan. Ito yung kwento ko lang, trivia ito eh. Nakakita ko niya kabayo, umiihi, sa gitna ng lunete. Mm-hmm. Umiihi siya. Eh ngayon, anong nangyari? Pinapaalis siya nung isang nag-mangangalaga nung kalinisan doon sa luneta. Pinapaalis yung kabayo. Eh ayaw umalis. Sabi nung may-ari ng kabayo, hindi mo pwedeng paalisin yan. Umiihi. Anong hindi pwede? Pag hindi, pati kayong dalawa kayo, magmumulta kayo sa akin. Aba, ang ginawa nung may-ari ng kabayo, binulungan yung kabayo. Patumakbo yung kabayo kahit umiihi. Uh-huh. Oh, hinabol siya nung paano mo napatakbo yun? Umiihi yung kabayo mo. Ano binulong mo? Alam mo yung binulong? Eh kapag hindi ka raw umalis, sipsipin yan. Ang bilis yung takbo. Teka, siyempre gusto ko yung may halong ano. Eto yung mga tips. Di ba, may mga tips sa pagsipat ng manok. Eto naman, merong ano ba tips para pagsipat mo sa mga kabayo? Yung mga tumatakpak naman sa kabayo, paano ba pagsipat yan? Kumbaga yung binabalahibuhan mo. Alam mo, sa napakalaki ng pagkakaiba ng sasabong, talagang yung sasabong, may malaki yung element of luck, yung swerte. Sa horse racing,
Talagang kailangan susubaybayan mo yung kabayo. Ano yung mga past performances niya, yung bang mga nakarantako niya, yung maganda na ba siya, o wala pa siyang improvement. So ganyan, kaya kailangan nakabantay ka rin dyan eh. Eh kung magaling ang hinete, hindi naman ganung magaling ang kabayo, o magaling ang kabayo, hindi naman ganung magaling ang hinete. Meron ganun eh, di ba? Kasi mga, may mga karera naman kasi, klase-klase karera. Uh-huh. Iba-ibang klas ang hinete eh. Class A, Class B, Class C. Ganyan. Siyempre, kung stakes race, si Victoria, malalaking karera na malalaking premyo, kailangan pumili ka ng magandang hinete para mausay ng jockey. Speaking of hinete, kasi nakapili na ako ng hinete. Alam mo naman, idol kita, kaya mag-aalaga rin ako ng mga kabayo, baka ipangarera ko rin. Bala kong gawing hinete, si Leon Guerrero eh. Ano kayo mo kaya eh? Ano kayo mo kaya eh? Laglaging eh. Mga kabayo ko, sino mga ganun pa? Iniiwan yung kabayo ganun. Teka muna. O, nagtakawin daw din, kakatawa na. Merong chismis eh, may marites. May mga lake daw dito. Ah, lake? Yeah. Oo. Alam mo itong San Pablo City, popular siya sa tawag na City of Seven Lakes. Seven Lakes, oo. Pito yan. Sampaloc Lake, Bunot Lake, Palakpakin, may iba pa dito sa farm. Oo, meron. Merong dalawang lake dito. Ang tawag dito, mag-asawang lawa. Mag-asawang lawa. May hirap itong mag-asawang ito. Lawa eh. Yung lalaki, yung si Yambo. Oo, yung lalaki si Yambo. Yung babae, si Pandin. Ah, pangalan nila yun. Yeah, yun ang ano. Oh. Yeah, si Pandin Lake, sikat dito yan, pinakamalinis na lake. Nandito lang siya sa likod lang ng... Tsaka parang napasin ko rito sa'yo. Parang nakabili ka ba rito ng dalawang uri ng panahon? Kasi meron siya bandalo ng mga araw dito umuulan. Iba yung dati. Kasi yan ang katangian ng pag mataas ang altitude, bundukin. Ganyan. Tapos ang paligid kasi nito, puro body of waters. Ayun. Sa lake, sa Laguna Dubai, lahat yan. Ayun. Marang tubig. So, pag nag-evaporate presyo ng tubig, yes. Tataas siya. Pag lumabig, ayun, magiging kulang na siya. Tama po. Mga Ray, papis, alam nyo, nag-aral tayo tungkol dyan sa panahon. Mga evaporate. Nagkakaroon ng suffocated. Yung suffocated, sinasapo yung carbon dioxide to incite the rainy season. Sige, teka muna. Ray, papis, money. Pwede mo samahan mo naman ako noon. Ipakilala mo ko sa mga kabayo mo at sa lake pasyal tayo. Yeah. O yan, ha? Kasama kayo. Iikot kami sa mga lake ni Ray, papis, money. At syempre, yung mga kabayo, makikita nyo. Ayan na, ano pa hinihintay nyo? Boss Manny, let's go! Okay. Yeah! Mga Repapits, sa kayo. Samahan nyo kami ni Long. Leon Guerrero. Leon, tara na. Repapits, nakikita nyo, ilang bundok ng San Cristobal. Kali pa lang sa'yo ng ano? Panahaw. Ah, papatawid doon. Papapunta doon. Babalik. Pero nanghanap po yung mga tao. Hindi ko maraming bilik kung mga nag-outing-outing ano. Oo, mayroong mga turista. Ayun, mga turista. Pag natin ka na, parang mura na lang pampunta ang langit. Peso na lang pabasa. Saka ano to, talagang maganda sa manok dito. Kasi yung lupa rito, sandy loam, hindi yung maputi. Pati sa kabayo, hindi masakit sa bayo eh. Kaya kita mo kahit saan ka tumingin, bundok. A few moments later. Mga Repapits, nandito kami sa ranch. Dami pa ng kabayo dito. Marami ako mga nakuha kabayo ni Boss Danding. At nagpadalo sa akin sa sikat na kabayo si Pride of Laguna. Kaya ako pinangalan ng Pride of Laguna kasi yung nanay niya, ang pangalan Kalamba. Pride of Laguna, sino ba nag-produce ng Pride of Laguna? Di si Kalamba. Si Kalamba. Siya ginawa akong nanay. Ano to? Paralo to, tuloy-tuloy. Kumbaga sa version ng Triple Crown ng Imported Horses, ito yung kampiyon. Mr. Gawad, kabayo ni Boss Danding to. Maganda ang kabayo. Ano yung kabayo?
Gusto ng kabayan yung ginaganyan siya. Inihimas. Ito. Yan, gusto niya. Ano ba boss mo? Hindi siya sila. Balang ang tingin mo sa akin, natakot ako lumapit niya. Sanay ako siya. Sa pagpapahimas sa kabayo. O, nakita mo. Baka sanay ka sa kinakabayo. Yung mga ganyan kabayo. May papits money, mga magkano yan? Yan, laki yung forma na yan. Alam mo, kabayo, depende sa tumitingin, sino may gusto. Oo. Pag- sa ibang bansa kasi, Australia, kahit saan, auction. Pagka tumingin kayo ng kabayo, ano kayo? Tasahan kayo. Ah, yung tasahan doon na kayo magpe-presyo sa tingin na pala ng kabayo. Oo, no? Kunyari, sabi niya sa sale eh. Oo. Di pataasan kayo ng presyo. Maasa ka lang na kuhusay yung anak. Mahirap ang ano, horse breeding talaga. Dalawang taon, tatlong taon bago siya pumunta sa karera. Hindi pa siya sigurado kung makakatanggol siya. Eh, pangalimbawa, ilalaban na, di ba parang din sa manok yan, Repa Fish, anong mga kinakain niya pagkukondisyonin mo na? Yung pinakadapit? Oo, meron sila mga special formula na pagkain. Ayun, oo. Tsaka may vitamins din. May vitamins din, ha? Ayan, nakita niya yan, ha, mga Repa Fish? Kita naman nyo, ito, tinginan pa lang namin ito, dumarating na ito. Ito si Pride of Laguna. Pride of Laguna, ayan, ang ganda. Ano kaya, Pride of Laguna yan, sabi ko nga, yung nanay nitong kabayan na to, Kalamba ang pangalan. Mm-hmm. Kalamba, kasi yan ang pinangalan ni Boss Danding sa mga kabayan niya, Kalabarson, mga yan. So, ito, mga ilang taon to? Anim na taon na yan. Anim na taon na yan. Kumbaga, ang pinakaano ba ng ano, kumbaga sa tao, yung anim na tao, yun ang kumbaga, yun yung kasibulan niya na yan. Yan yung... Eh, hindi, sa kumbaga, sa karera, paritiro na yan. Ah, paritiro na, maedad na pala siya pag anim na tao? Ang karera, kung kukumpara mo sa kasabong, so, yung 2-year-old, yun ang bata. Ah, yun ang bata. Oo, istag yun. Tapos, yung cock nila, tapos pag 4-year-old na, ang tawag na dyan, older horses na. Oo, yung anim na taong palitiro na yun. Tsaka yung triple crown pala, para may paliwanag ko lang yun. Para sa mga 3-year-old na kabayo lang yun. Basta mga 3-year-old. Hindi pwede may edad. May edad doon. So ito, kung may ported version ng triple crown, siya champion. Pero talaga, hindi, ako napakahilig ko talaga. Yan ang mga gusto ko talagang pinapalahe. No? Maganda, maganda ang galaw niya. Oh. At tsaka ang gusto ko sa kanya, matitibay ang braso. Ha? Kala ko ikaw yung kabayo. Ito, ako ang pinag-usapan. Kasi naman naharap na kanghalang dyan eh. Magkakulay kasi kayo ng buhok ni Mystic Award eh. Kasi isa ko na. Si ano to? Si Pride of Laguna. Ha, ito. Pride of Laguna. Ayan, mga taga Laguna. Kita naman nyo. Ito, ang Pride of Laguna. Taon na to, niretiro. Retiro siya. Pagka ba nagre-retiro, di, ano na lang siya. Ano, papalahin na lang siya. Yeah, yeah. Ayan. Pero ito, may anak na to. Wala pa, hindi pa siya. Hindi, ito. May anak na. Ano, nabubutay siya na ba? Ito, nausap. Hindi pa. Virgin pa yan. Ah, wala pa. Okay, good mo. Ito, wala pang anak to. Maganda. Virgin pa yan, si Pride of Laguna. Virgin pa. Okay, yung buhok mong katir. Ginupit na ba rito? Ayan, kasi tulad yan. Kasi tulad na sinabi ko sa'yo, Boss Manny, sanay tayo rito. Alam mo naman, pag-aalaga ng kabayo, yan ay pagkarang dating mo, mayaman. Kaya pa nagpakain tayo, alam mo naman, siyempre, alam mo paghawak. Ayun, ikaw. Ayan, nakita nyo. Ito pong kinakain nilang damo na ito. Ito yung tinatawag na... Andaw? Napure. In Tagalog, napuri. Napuri. Ako, marunong din ako magkabit nung... Horseshoe. Yung horseshoe. Oo. Siya ako sa mga... Ano yan. Expert ako talaga yan. Sa bagay, Boss Manny, talagang tipon-tipo ko tong Pride of Laguna na to. Eh. Pwede bang magpaalam ako sandali sa'yo at sundan ko lang to. At medyo, alam mo na kami, magmumuni-muni kami. Sa tingin ko sa kanya, nakakaintindihan kami. O, Repa Pitch, Mitch, Pride of Laguna. Long, virgin pa yan. Ano, hindi naman gagawin yun. Kasi baka magselo si Beauty. Kaya medyo mag-uusap lang kami. Idol, medyo, Repa Pitch, sundan natin. Dali natin din yan. Ako na ang bahala dito. Ba, yan ang gusto ko mga balakang eh, ha? Hindi, lakad mo. Ano yung papins, ha? Tanya naman. Itong mga kabayo na ganito, sa tindi ng aking pag-alaga at paghawak sa kabayo, kayang-kaya kong kontrolin to. Pag tumatakbo na mabilis to. A few moments later. Mabait si Pride of Laguna. Oo, inayos ko eh. Eh, kasi nakita ko nung lumalakad para kumakarap ako sa paa niya. Medyo itinibayan ko lang para okay lang. Pero, wala pa kayong salongpas na ba? Salongpas? Parang sumakit yung dilimit ko. Parang, kasi nagdilima paningin ko. Tapos,
In a few seconds, nag-lockout ako nung katabi ko si Pride Dog. Ito masakit eh. Sinasabi ko na. Nasipa ka pala. Nasipa ako. Pinitik lang eh. Kaya pala parang lang ko parang naninikip-panginig ako. Ano? Mas marit. Eh, binulong lang kasi yung pansa galing siya. Binulong ako yung si Pride Dog. Anong sinabi mo? Sabi ko, baka papasyal uli ako rito at ma-treat ko yung nag-aalaga sa kanya. Bala ko siya magtayo ng ano eh. Bala ko magtayo ng negosyo yung Tapsilugan. Bala siya magaling talong politik. Bala ko siya magtayo sa kanya. Meron ka bang nabiyan? Papasyal naman tayo doon. Medyo alam mo naman, makababayan naman tayo. Medyo pahimas mo ako. Oy, teka muna. Ayan na. At talaga naman po, ha, nakaka-relax talaga dito sa inyong lugar, Repapix Bunny. Ayan, sa pagpunta namin sana, salamat, misan, imbitahin kami madalas dito. Kaya kayo mga Repapix, eto nakapasyal ako. Palakpakan natin ulit, syempre, ang nag-iisang Repapix natin, ang ating Manny Santos. At saka kami, hindi meron pang mag-usahin sa ating mga Repapix. Ano yung bagay? Repapix Bunny. Mga Repapix, itong host, maging subaybayan nyo ang karera tulad ng ating sabok ay magandang libangan. Eh, siyempre, kahit saan, sabi nga ng ating Boss AA, maging responsable tayo sa pagtalpak. Ayun, tama yan. Responsable, dapat yan. O, paano? Repapis Manny Santos, salamat sa iyo. At sa mga Repapis natin na tumutok na naman, huwag na kayong mahiya. I-subscribe na ang ating YouTube channel at i-share ang episode na ito. Kaya muli, mula dito sa San Pablo, Laguna, andito pa rin ang inyong Repapit Master Long Mea. At abangan nyo pa yung mga iba nating makakasikahan ng mga Pitmaster family, ha? O paano? Boss Manny, kaya naman tayo. Bye-bye! Paano, ha? Exit na muna ako. O paano? Pero huwag tayo maghiwalay medyo. Ayun na naman eh. Paano bang parang masikip yung pitik sa akin? Parang hindi ko makaramdaman.